Okay, wala nang paligoy-ligoy pa. Isa sa pinakabagong helmet ng Spider ngayon, ang Spider Rogue. Let's go! What's up, Moto Visuals here. Kung bago ka lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga motorcycle related content tulad na helmet reviews, bike reviews, moto vlog, motorcycle events at kung ano-ano pa. Kaya kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please hit the subscribe button and click the notification bell para updated kayo kapag merong mga bagong content dito sa channel ko. Ang mapapangako ko lang naman, siguradong high quality ang mga motorcycle content na mapapanood nyo dito. Tulad nito. At kung gusto mo panood yung full video na yan, click mo lang itong link sa taas para sa Kawasaki Track Day na ginanap sa CIS o sa Clark International Speedway. Pero yun nga, sa ngayon, pag-uusapan natin isa sa mga bagong helmet ng Spider. Ito ang Spider Rogue. Isa to sa mga pinakabagong design ng Spider. Kita nyo naman, aggressive at sporty ang design niya. Kinabit ko na nga pala itong kasama niyang mirror visor o yung silver visor niya. Depende sa kulay na bibili nyo, merong kasamang free na tinted visor o kaya silver visor. Bukod doon sa clear visor na kasama. At dual visor nga pala. Dual visor, full face helmet itong Spider Rogue. Mamaya, matutuwa natin kung ano yung mga features niya pagdating sa visor. Ngayon, itong Spider Rogue, ito ang isa sa mga pinaka madaming kulay o pinaka madaming design na nilabas ng Spider. So kung gusto mo ng plain, meron tong plain black, plain gray, plain pink. Tapos sa mga graphics design naman, dalawa yung klase niya. Ito, yung gandong klase, yung mga may lines. Ayan. So medyo simple lang, pero maangas pa rin kasi yung mga lines niya, sporty naman talaga. Dito, sa gandong design, merong yellow-blue na combination. Meron ding red-black, meron ding violet-pink. Tapos may isa pa tayong klaseng graphics. Yun naman, merong yellow, white, pink, at combination ng blue at pink. Diba, sa dami pa lang ng kulay at design, hindi ka na mabibitin. Ngayon, pagdating naman sa pinaka-shell, yun nga, full face. So, one-piece design. Yung profile niya, kapag tinignan mo, sporty o aggressive dahil pointed pagdating dito sa chin. So, patusok siya. Pagdating naman sa likod, ito ang isa sa mga pinaka-malupit dito. Itong Spider Rogue, ito na yata ang may pinaka-malaking spoiler na kinabit. At, yun pala, libre o free, built-in, itong spoiler na to. So, hindi mo na kailangan bumili, hindi mo na kailangan gumastos para maging maangas o maging sporty lalo yung design ng helmet mo. Dahil ito, libre na. Isa to sa pinakamalaking spoiler na kinabit ng Spider sa helmet niya. Pero hindi katulad sa ibang helmet na sobra yung laki ng helmet. Parang si Majin Buu, parang ka ng alien. No! God! Please, no! Ito, saktong-sakto lang. Kaya pagdating sa design niya, hindi ka talaga mabibitin dahil bukod sa maangas at sporty na yung design ng helmet mo, madami ka pang design na pagpipilian. Yung profile niya pala kapag sinuot, hindi siya yung malapad katulad sa ibang helmet. Kumbaga, slim pa rin siya, hubog pa rin sa ulo, hindi yung sobrang laki na para ka ng Lego, di ba? Ayun nga, nabanggit ko kanina na meron siyang kasamang visor at bukod doon dual visor pa siya. So ito yung sa design na to, kasama niya silver, reflective o mirror visor. Pero yun nga, yung kanina nakita nyo meron siyang clear visor na kasama. Dito naman tayo sa dual visor. Ngayon, itong dual visor, alam ko karamihan sa inyo, alam nyo na kung ano ibig sabihin ng dual visor. Pero sa mga hindi pa nakakalam, pag sinabing dual visor ay dalawa yung visor na kasama. Hindi. Ayun, dalawa yung visor niya. Bukod dito sa main visor, meron pa siyang sun visor sa loob. Ayan, dito yung switch niya. Tapos ito, tignan nyo. Oo, di ba? Ayan. So, ayan yung dual visor niya. So, may isa pa dito. Ayan, may sticker pa. Tanggalin ko. So, ito yung sun visor niya. Maganda to kapag mahilig kang mag-ride o kung kapag yung ride mo, laging tanghali. So, magagamit mo to. Bukod dito, sa may protection ka na sa araw, meron ka pa isang protection pagdating dito sa loob. So, switch lang yan dito sa gilid. Ayan, taas at baba lang. Ngayon, kung ang ride mo naman, halo na umaga at gabi, ang pinakamare-recommend ako sa iyo, gamitin mo yung clear visor para kapag gabi, maliwanag pa rin yung paningin mo. Ngayon, pagdating naman sa tanghali, kanya, ito, meron ka pa ang isang sun visor. Tulad ng ibang Spider helmets o visors, impact resistant polycarbonate itong Spider visor na to. So, ibig sabihin, crash resistant siya. Pero syempre, huwag mong gagas kasi nasasadyain. So, ibig sabihin, pagdating sa kalsada, yung mga alikabok, mga dahon, yan. Kapag tumama yan sa visor mo, hindi basta-basta magagasgasan. Isa pang magandahan, distortion free na rin itong helmet na to o itong visor na to, kaya hindi ka maduduling pagdating sa kalsada. Isa sa laging tinatanong, kung mabigat ba yung helmet. Itong Spider Rogue, ang bigat nito ay 1,000
500 grams plus 50 grams dun sa visor. So, isa't kalahating kilo. Tama na lang din yung bigat niya para sa dual visor. Siyempre, may dagdag na mechanism dito para maging dual visor siya. Kaya medyo dagdag na rin yun sa bigat. Pero overall, yung 1,550 grams, magaan na rin siya para sa isang dual visor helmet. Bukod sa mga carbon series natin, lahat ng spider helmet ay gawa sa ABS composite shell. So, ABS composite shell, ibig sabihin magaan siya, pero at the same time, matibay. Kaya tiwala tayo na sakaling ma-aksidente, wag naman sana, ligtas yung ulo natin paggamit natin tong helmet na to. Siyempre, alam naman natin na high quality talaga mga spider helmet, kaya ECE at DOT rated na ang mga spider helmet, kabilang na rin itong spider robe. Okay, pagdating sa ventilation, meron kang dalawang ventilation dito sa taas at isa dito sa baba o sa baba. Simpleng-simple lang yung design niya pero effective kasi halos lahat naman ng mga helmet ganun, dalawa sa taas at isa sa baba. Ang kagandaan dito, malaki yung mga switch niya dito sa taas at dito sa baba. Kaya madaling buksan at isara yung vents kahit na nakasuot ka ng gloves. Siyempre, kung meron pasukan, meron ding labasan dito sa likod. Yung exhaust vent natin, dalawa yan, isa dito sa kaliwa, isa dito sa kanan. Hindi lang nakikita kasi natatakpan yan itong napakaangas nating spoiler. Pero merong dalawa yan. So yung hangin na pumapasok dito sa harap, dumadaan yan dito sa loob. May mga kanal yan dyan sa loob. At lumalabas dito sa likod. Kaya sigurado ma-press ko sa ulo pag suot mo itong helmet na to. Ito, pakinggan naman natin yung wind noise. Alright, so ito yung spider rogue. Dito tayo ngayon sa Davilan. Sa bundok sa Carmona. And then singin natin yung wind noise saka yung overall performance itong helmet na to. May isang kaliwa dito. Singin natin. And yun ako, takbo tayo ng 100. So, maingay kaya. So, may kaliwa. So, isa pang kaliwa. Tulad pa rin sa ibang spider helmet standard quick release buckle, itong gamit dito sa spider rogue. Micrometric na rin yung adjustment niya. Kaya siguradong mai-custom mo talaga yung fit niya gamit itong micrometric buckle adjustment. Check naman natin yung padding. Siyempre, removable at washable na rin ang padding o inner padding nitong spider rogue. Malambot at komportable, kaya hindi mo ramdam yung alay o yung parang pinipipi yung mukha mo kapag suot mo tong helmet na to. Ito nga pala, pahabol, isa sa mga bagong feature ng spider na in-implement dito sa spider rogue ay ito. Itong breath guard. Ayan, rinig ba ako? Ayan, so kumpara dun sa mga ibang spider helmet o dun sa mga ibang helmet, itong breath guard, ito yung kung makikita nyo, ayan, mataas na siya. Sakto-sakto to ngayon, di ba? Pandemic, lagi tayo naka-face mask. De, joke lang. Siyempre, kailangan naka-face mask pa rin tayo o nakabalaklava tayo pag suot natin yung helmet natin. Pero yun, dagdag pogi points. Pagdating naman sa fit, true to size. Parang sapatos, no? So, true to size yung fit nitong spider rogue. Large size itong helmet na to. Tulad sa mga ibang spider helmet, sakto sa akin yung large. Yan, kita nyo naman, hindi piping-pipi yung mukha ko. At ramdam mo talaga na malambot. Parang nakahulma talaga sa mukha, pero hindi ipit yung pakiramdam. Ayan, meron nga pala tong, ano ba tawag dito? Ano ba tawag dito? Chin curtain o chin guard. Ayan, so dito sa bandang baba, meron siyang ekstrang padding o tela. Dagdag na rin to sa para hindi pumapasok yung hangin o protection. So ayun nga, ito ang spider rogue. Isa sa mga bagong labas na helmet ngayong 2021 ng spider. Ano ba mga nagustuhan ko dito? Unang-una, yung design niya kasi nga sporty. Isa sa mga pinaka-sporty na design ng spider. Ayan, kita nyo naman, spoiler pa lang, di ba? Aerodynamic at sporty na yung dating niya. Dual visor, kaya kung gusto mo na naka-clear visor ka lang, pagtanghali, hindi mo kailangan mag-alala dahil meron kang extrang visor o yung sun visor. Pagdating naman sa visor, dalawa na yung kasama nito. Tulad nga na sabi ko kanina, merong clear visor at meron ding tinted o kaya silver visor na kasama. Depende sa kulay na bibilin mo. Presyo niya nga pala, naglalaro sa 3,295 pesos hanggang 3,695 pesos. Bakit nag-iba yung presyo niya? Yung pinakamura, yung plain color na walang kasamang extrang visor. Yung 3,695, ito na yun. So yung may graphics, may kasamang dalawang visor, clear at tinted o kaya silver. Kaya ayun, kayo nang bahala maghatol kung nagustuhan nyo ba o kung maganda ba tong helmet na to o
kung para sa inyo ba itong helmet na to. Kung nagustuhan nyo, eh syempre, takbo na sa pinakamalapit na Spider branches. Available yan sa mga mall, sa mga SM. Meron din tayong Gear Up. Yan, available yan sa Trinoma, Market Market, sa Pasig. At syempre, Lazada at Shopee. Available din yan. Parang kung gusto nyo na hindi na kayo lumabas ng bahay. Kung hindi man available doon, ang dami nating reseller online. So check lang kayo sa Facebook Marketplace. Search nyo lang Spider Rogue. Siguradong may lalabas at siguradong may stock na available para sa inyo. Kaya yun, sana nagustuhan nyo at may napulot kayo dito sa video na to. Gagawa pa tayo ng maraming video. Susunod natin ay yung Spider Strike naman. So abangan nyo yan. This week na rin natin lalabas ang video na yan. Yan pala, 10.8K subscribers na tayo. So yan, konti na lang, 11,000 subscribers na naman. Kaya sana kung nagustuhan nyo itong video na to, eh i-like nyo na at i-share nyo na rin para makita rin ng mga ibang tao na interesado dito sa helmet na to. Siyempre, salamat sa inyo lahat na patuloy pa rin sumusuporta simula-simula. Salamat sa mga patuloy na nanonood. Siyempre, salamat sa sponsors natin, Spider Philippines, para sa mga helmet at gears na nire-review natin dito sa channel na to. Shoutout din sa Adriatico Clothing. Ayan, kita nyo naman. Moto Visuals, long sleeves o riding jersey. Prototype lang to. Pero this week, ilalabas na natin yung official Moto Visuals merch natin. Abangan nyo yan sa Facebook page natin. Yun na lang muna sa ngayon. Again, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat ulit sa panonood. Moto Visuals, out.